Bago tayo magsimula mga idol, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-likes at i-share ang ating video. Pakihit ang notification bell button para magiging updated kayo sa ating mga bagong upload. Shoutout kay Clyde Story, sa lahat ng ating mga member, sa lahat ng mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa mga OFW sa buong mundo, sa mga albularyo at mga antinggiro, mabuhay po kayo mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa patag ng manipis, nakatira ang isang kuba at medyo may katandaan na si Manong Naldo. 18 taong gulang pa lamang itong si Baludoy at mahigit sa 40 taong gulang na itong si Manong Naldo. Hindi magkakamag-anak ang mga ito. Simula nang masunog ang bahay nitong si Manong Naldo doon sa bayan at kasamang namatay ang kanyang ina, lumipat na ito ng tirahan. Dito na sila nakatira sa kanyang maliit na lupain na tanging naiwan ng kanyang nanay Nora. Kasama din itong si Baludoy na nakita niya doon sa isang dalampasigan na walang malay. Sa panahon na iyon, mayroong 2 bangka ang napabalitang lumubog dahil sa paghampas ng malalakas na bagyo sa kanilang bayan. Dahil nabagok ang ulo nitong si Baludoy, nakakalimutan na nito ang lahat-lahat na tungkol sa kanyang pagkatao. Pati nga ang pangalan nito ay hindi nito matandaan. Tanging si Manong Naldo ang nagbigay ng pangalan na Baludoy sa binatang kuba dahil na rin sa bagyong Baludoy na tumama sa kanilang lugar na nag-iwan ng malaking pinsala. Isinama na niya ito sa paninirahan sa gilid ng bundok ng manipis. Pagsasaka ang ikinabuhay nilang dalawa. Marami silang tanim na mais, mga gulay at prutas sa paligid. May alaga din itong si Manong Naldo na mga manok, baboy, baka at kambing. Dahil malapit lang din ang may ilog, tuwing Sabado at Linggo, nangunguha din sila ng mga isda doon at mga alimasag. Habang tumatagal ang pagsasama nila ni Manong Naldo at Baludoy, may napapansin itong si Manong Naldo na kakaiba sa binatang kuba. Tuwing gabi, bago ito matutulog, parang may kausap ito. Kaya minsan, maingat na sinilip ito ni Manong Naldo habang nakahiga itong si Baludoy. May nakitang isang maliit na nilalang itong si Manong Naldo na kausap nga ni Baludoy. Dahil itong si Manong Naldo, may kakayahan ito na namana pa sa kanyang yumaong ina. Nakakakita ito paminsan-minsan ng mga engkanto, espiritu at mga lamang lupa. Kaya din itong makipag-usap sa kanila. Dipindi sa kagustuhan lamang ng mga engkanto at espiritu. Mag-apat na taon na silang magkakasama ni Baludoy. At sobrang bait nito. Walang napuna na masamang ugali itong si Manong Naldo kay Baludoy. Wala itong reklamo sa kanyang mga utos. Pero ilang buwan na din na napapansin ito na parang mayroong mga kakatwang nangyayari sa kasama niyang si Baludoy. Gustong gusto na sanang tatanungin niya ito, pero nag-alanganin lamang itong si Manong Naldo. Baka kasi masamain pa ito ng binata. Pero sa nakita niya kagabi, mukhang kailangan na niyang tanungin at kausapin itong si Baludoy. Hindi pwedeng magpatuloy ang mga ganitong pangyayari sa loob mismo ng kanyang bahay. Baka kung masasamang espiritu o mga engkanto pa ang kausap nito. Kinabukasan, bago makapag-almusal ang mga ito, kinausap na ni Manong Naldo itong si Baludoy at pinagtatanong tungkol sa nakita niya kagabi. Ngunit nakapagtataka na parang walang bahid ng pagkabigla ang mukha nitong si Baludoy at ang wika nito sa kanya. Mga kaibigan ko lamang sila Manong Naldo at huwag kang mag-alala, hindi sila masasama. Mga nilalang na nakatira sa paligid ng ating bahay.
napatitig na lang ito kay Baludoy at hindi na niya ito kinukulit. Kahit nga siya, paminsan-minsan may nakikita din siya na mga kakaibang nilalang sa kanilang paligid. Ang hindi lamang niya alam at maintindihan kung bakit nagiging kaibigan ang mga ito at nagiging malapit kay Baludoy. Ano bang klaseng tao itong kasama niya? At saan kaya nanggagaling itong si Baludoy? Dahil sa 4 na taon na kinupkop niya ito, ni minsan wala talagang naghanap sa binata na mga kamag-anak. Kaya simula sa araw na iyon, laging maingat na si Manong Naldo sa lahat ng kanyang mga kilos. Laging minanmanan ang binatang si Baludoy. Pati nga sa pagtulog, laging katabi niya ang isang tasang asin at kalamansi. Pati na rin ang kanyang matalas na gulok na gawa pa sa tanso. Hanggang sa dumating ang isang araw, nakita na lamang ni Manong Naldo na gutay-gutay na ang kanyang 2 alagang kambing doon sa kanilang likuran. Wasak ang katawan ng mga ito at nawawala ang mga lamang loob. Hindi ito ang una na may nangyari na ganito sa kanilang lugar, dahil ang ilan sa kanilang mga kapitbahay nagrereklamo na din sa kanilang kapitan dahil sa mga sunod-sunod na pagkamatay ng kanilang mga alagang kambing. Pati nga mga aso at mga baboy, hindi pinalagpas ang mga ito. Ang hinala ng ilan na baka mga asong ulol ang gumagawa sa mga ito. Ngunit mas marami ang naghihinala na baka mga aswang ang may kagagawan. Napatulo na lamang ang luha nitong si Manong Naldo. Ilang buwan na inalagaan niya ang mga kambing, tapos ganun na lamang kadali na patayin ng kung sinong nilalang. Dito na pumasok sa isipan nitong si Manong Naldo na baka ang may kagagawan ng mga pag-atake sa kanilang lugar ay itong si Baludoy. Bakit hindi niya ito naisip agad? Bakit ngayon pa kung saan marami nang nabiktima ito sa kanilang lugar at ngayon, pati na rin ang kanyang mga alagang kambing? Simula noon, iba na ang pakikitungo ni Manong Naldo sa kuba na si Baludoy. Ang buong akala talaga niya na ito ang may kagagawan sa lahat. Isang bisis pa nga, biglang nabulyawan niya ito nang minsan na magkamali sa ginagawa. Halos palayasin na niya ito. Tudo naman ang paghingi ng tawad nitong si Baludoy kay Manong Naldo. Kulang na lang na lumuhod ito sa kanyang harapan at may luha na ito sa mga mata. Marahil hindi inasahan ni Baludoy ang mga masasakit na salita galing sa bibig nitong si Manong Naldo. Araw ng Linggo, maagang naidlip itong si Manong Naldo dahil sa pagod sa buong araw na pagtratrabaho sa kanilang taniman ng mga gulay. Ngunit nagising ito pagsapit ng madaling araw dahil sa ingay ng kanilang mga aso. Ang agad na pumasok sa kanyang isip, baka inatake na ang kanyang mga alagang kambing at baboy. Mabilis na tumayo itong si Manong Naldo at sinilip sa kabilang kwarto ang binatang kuba para magpasama sana doon sa labas. Ngunit wala na ito doon, kaya agad na pumasok sa kanyang isipan na ito na nga ang salarin sa kanilang lugar. Kinuha niya ang isang itak at nagmamadaling lumabas ng bahay. Ang ingay ng mga asong nagtatakbuhan ay nandoon sa kanyang kulungan ng mga baboy, kaya mabilis at maingat na pinuntahan niya ito. Doon siya dumaan sa mga sagingan hanggang sa sapitin ang kanyang kulungan. At laking gulat nito
nang makita ang isang anino na parang umaaligid doon sa kanyang kulungan ng mga baboy. Makalipas lamang ang ilang sandali, tatalon na naman ito doon sa bubungan at pagkatapos muling tumalon para pagkakalmutin ang mga alaga niyang aso na napakaingay. Hanggang sa mahagip ang isang aso niya at kinubawa na ito habang pinagkakalmot. Napahiyaw at napatili ang kanyang alaga. Dito na lumabas itong si Manong Naldo, dala ang kanyang matalas na itak. Buong tapang na inatake ang nilalang. Hayop kang demonyo ka, Balodoy. Pinakain kita, binihisan at kinupkop. Ito pa ang igaganti mo sa akin. Walang hiya ka. Kung saan ka man nang galing, hindi ka na makakabalik dahil papatayin na kita ngayon. Ang sigaw nitong si Manong Naldo. Iilang pagtaga ang ginawa ni Manong Naldo sa nilalang. Ngunit napakabilis nitong umiwas sa kanyang mga ginawang pag-atake. At sa isang iglap, napakabilis nitong umigpaw at kinubawan sa likuran itong si Manong Naldo na nagiging dahilan para bumagsak ito sa lupa. Pinagmumura pa rin ito ni Manong Naldo at pilit na kumawala. Ngunit natahimik siya dahil nang maramdaman ang pagbaon ng mga matutulis na kuko sa kanyang likuran. Ramdam niya talaga ang sakit at kirot sa kanyang sugat. Pero bago pa siya tuluyang mapatay ng nilalang, may isa ding nilalang ang mabilis na tumalon at hinagilap ng mga hambalos gamit ang isang tubo ang nilalang na nakakubabaw sa kanya. Si Baludoy. Ibig sabihin, hindi pala si Baludoy ang halimaw na umatake sa kanya. Nagkakamali siya. Kita niya ngayon kung paano pinaghataw ni Baludoy ang nilalang hanggang sa tumakbo na ito papalayo habang namimilipit sa sobrang sakit. Manong Naldo, malaki ang sugat mo sa likod. Bumalik na tayo sa loob ng bahay. Kailangan na gamutin ko agad ang mga sugat mo. Naramdaman na lamang ni Manong Naldo na hinihila na siya ni Baludoy at pinasan papasok ng bahay nila hanggang sa ilapag na siya doon sa may sala. Dito ka muna, Manong Naldo. Kukunin ko lamang ang mga buti ng langis. At pagkatapos, mabilis nang pumasok sa kwarto ang Kuba. At lumabas din agad dala ang mga buti ng langis. Ipinahid ang laman ng mga ito sa kanyang mga sugat. Sabi ng Kuba na lumabas ito kanina dahil narinig nito ang mga ingay ng kanilang mga aso at naisip niya baka may mga halimaw na naman ang mamimisti sa kanilang mga alaga. At tama daw ito, may nakita itong dalawang halimaw, isa sa kanilang lagayan ng mga kambing at ang isa sa kanilang lagayan ng mga baboy. Una niyang pinuntahan ang lagayan ng mga kambing at inatake ang nilalang na nakikita doon. At pagkatapos, nang makita at mapansin niya na lumabas itong si Manong Naldo, mabilis itong bumalik. Baka kasi aatakihin pa ito ng halimaw doon na nasa babuyan. At tama nga ito sa kanyang hinala. Nahuli lang siya ng kakaunti. Buti na lang na iligtas pa rin niya itong si Manong Naldo. Sa narinig ni Manong Naldo, may tumulo na luha sa kanyang mga mata. Malaking pagkakamali ang kanyang iniisip tungkol kay Baludoy. Hindi si Baludoy ang halimaw at namimisti sa kanilang lugar.